Magandang araw mga loads. So ngayon lang ulit tayo nakapag-upload. Gawa ng napaka-busy talaga ng inyong mekaniko. So ngayong araw na to, mag-tune up tayo ng Isuzu 4B1 mini dump truck. Tapusin nyo ang video na ito mga loads dahil ituturo ko sa inyo kung paano mag-tune up ng Isuzu 4B1 Eagle. At sa dulo ng video na ito ay may mga katanungan tayo at kung sinong unang makakasagot ay mananalo ng 100 word Gcash. So ito mga loads, ang unang ginagawa natin ay tinatanggalan natin ang bulb cap cover para ma-tune up na natin ang makina. So may tip lang tayo mga loads dahil wala kaming 42mm na back range o 3-port drive ay ang ginawa namin. Tatanggalan namin siya ng glue plug para hindi mahirap ikutin. So standby lang kayo mga loads. Ito mga loads, may naririnig man kayong background music, ito pong video na ito ay hindi natin nilagyan. Sadya lang po napakaingay ng kapitbahay natin. So hindi na ako maglalagay. Hindi na ako maglalagay ng background music, gawa ng nakaka-copyright din naman ako. 4BE1 Eagle firing order 1342 running mate 1-4 2 at saka 3. So ito tip lang, ang i-adjust natin 1. So ngayon ang titingnan natin running mate ng 1 ay 4. So iikutin natin para matap natin yung 1. Pagbaba ng intake at pagkat nito at konting galaw sa south at pwede na natin i-adjust yung rocker arm ng 1. So tip, ang ginamit kong gauge sa 4BE1 ay 14. At depende pa rin sa mekaniko yan kung mahigpit, hindi siya maingay pero mainit yung makina. So pag masyado maluwag naman, maingay yung makina. Ingay ng Starly Marketing. So ito mga loads, nakatap na yung 1, so i-adjust natin yung 1. So ito mga loads, tapos na yung 1, iikutin natin, ang isusunod natin ay 3. So 3 mga loads, yung i-adjust natin, so titingin tayo sa 2. So laging tatandaan, ang firing order ang isusunod-sunod natin para hindi tayo lito. So ayan, napag-akyat at konting uga sa exhaust ay pwede natin i-adjust yung press. So ayan mga loads, adjust natin ang rocker arm ng press. So tip mga loads, pag adjust ng rocker arm, kailangan sayad doon sa taas at sayad sa baba. So hindi siya masyadong maluwag, hindi siya masyadong mahigpit.
So yan, tapos na natin i-adjust mga loads ang 3, so 4 ang isusunod natin. So dahil 4 ang i-adjust natin, dun tayo titingin sa rudder arm ng 1. Dahil 1 ang running weight ng 4. Same process pa rin, so pagbaba ng intake at pag-akyat nito, kunting ugas sa exhaust, ay pwede na natin i-adjust ang 4. So yung mga loads, i-adjust natin yung rack arm ng 4. So masyadong mahipit yung 4. So ayan mga loads, tapos na yung 4. So last ang i-adjust natin ay 2. So dahil 2 ang i-adjust natin, dito tayo titingin sa 3. So same process mga loads, so pagbaba ng intake at pag-akyat nito, konting ugas sa exhaust, ay pwede na natin i-adjust yung rudder arm ng 2. So ayan, tapos na tayo mag-tune up mga loads. So ang gagawin natin dito ay lilinisan natin yung valve cap cover at tatakpan na natin siya. So failure gauge na ginamit natin ay 0.014. Thank you.
So tip mga loads, sa paglagay ng bolt nito para isara natin yung valve cap cover. So wag masyadong mahigpit yung pwersang mahigpit. Siya valve cap cover naman to, so may gasket ito na nakadikit sa ilalim. Importante lang nito, hindi tumagas yung langis pag nagsalin tayo ng langis. So ginawa pala natin dito sa makina na to at tune up at change oil. So change oil to. So top up tayo ng langis. So 6 na litro lang ang ilalagay natin dito. So pag nag-change oil, kailangan na palitan lahat ng filter. Oil filter. So sa Purbiwan Eagle, dalawa ang filter nito, isang maliit, isang malaki. So tip, kapag tinanggal natin yung mga filter, kailangan lagi nating linisan, so para walang mga residue na natira, para malinis yung pagkakatrabaho. So ito na yung bago, yung maliit, unahin natin paglagay. So lalagyan muna natin ito ng langis. So isunod natin yung malaking filter. So ganun din yung gagawin natin. So higpitan natin, isarado natin yung mahigpit. Good luck sa inyo mga loads, kung sino mga nang mag-comment. So okay, top up na tayo ng 6 na litro. Pagkatapos natin yung buhos ng 6 na litro dyan, ay pwede na nating isarado yung makina. Pwede na natin paandarin.